Aquino, and of course, EJ, ano wala? Go ahead. Dati yung mga batang yan, yung pagkanda ko kunyari, syempre, first time nila kumarte eh. Oo nga. Wala naman silang workshop, wala naman silang experience about acting. Pag heavy scene, yung, like kunyari, namatay yung magulang ni Ligaya, ganyan. Ang ano lang namin sa kanila, ay, babalik na kayo ng Cebu. Iiyak na sila, Tresh. Actually, naging balik na niya, dumating yung tanya, pag tinatanong mo sila, ang sinasabi nila, nag-i-enjoy na sila dito sa Maynila. Siguro maraming mga bagay na nararanasan sila ngayon dito na hindi nila nararanasan doon. Tapos sabi ko ngayon, siguro yung opportunity ngayon na please kahit na paano, like si Ligaya, mas nakakasama niya na ngayon yung nanay niya. Kasi dati parang once a year na sila nakikita eh. Dahil busy sa trabaho, kailangan na umalis yung nanay niya. And then ngayon, at least magkasama na sila, nabubuo yung pamilya po nila. Thank you for sending them to school studio. Thank you. And of course, the amazing Aura! Aura! Original ka, di ba? Halos original ka dito, no? Hindi po. One year, nakaka-one year ka na. Ako. Noong April po ako nag-start po. April of last year. Gitna na rin po sila noong April. Okay. Ayun po, happy po ako kasi inalagaan po talaga ako nila Kuya Coco, nila Sir Deo, Ms. Hazel, Ms. Daga, ng buong landscape po, tsaka po ng production. Tapos yun po. Tsaka nagkaroon ka dito ng mga lola, na tita, opo, diba? Sila, Tita Malu po, na parang naging nanay ko na rin talaga sa totoong buhay. Tsaka si Kuya Coco po, parang naging papa ko na rin. Tsaka po sila Sir Deo. Tapos yun po, happy po ako kasi binigyan po ulit nila ako ng bagong project po sa Amazing Ring naman po. Yun po, kahit madami po akong show, patuloy pa rin po nila akong sinusuportahan po. Katulad po ni Kuya Coco, palagi po niya akong ginugod lang po, tapos kinukongrat sa sasabihin na lagi ko daw galing niya. Tapos sinama din po ako ni Kuya Coco sa pandemya. Kaya happy po ako kasi parang madami pa rin po silang binibigay sa akin ng blessings or sinishare po. Tapos di po talaga nila kami pinapabayaan, inaalagahan po talaga nila kami. Tapos yun pa po, binigyan po ko ni Kuya Coco ng ano, scholarship sa AMA para makapag-aral po dito. Nagagamit mo na ngayon yung AMA scholarship mo? Opo, parang home study po. Kuya, ikaw halos ang naka-discover kasi kay Aura. Hindi po ba nagbabago? Nakakapagdala ng sariling show eh. Hindi, alis ka. 23% eh. Napaka-sincere niyang bata eh. Ano talaga siya. Saka pinipo ko niya kasi napaka-professional. Talagang, actually, may time pinagsasabihan ko sila na pagalitan ko sila. Kasi, minsan dumaan, siguro dahil, siguro yun yung napapanood nila pag sinabi mong artista, dapat nakabihis, nakaporma, ganyan. Eh, one time, syempre pag nagbablocking kami, minsan na natetension kami dahil for airing, kailangan na ano. Syempre dahil mga bata, naglalaro, hindi nakikinig, ganyan, ganyan. Tapos pag nagtitake, may kakamali-mali. Eh, pag dumarating sila sa set, mga naka... Siyempre, artista na eh. Hindi naman masama po na ayusin yung sarili. Parang napapansin ko po, na-out of character na sila. Kasi siguro dahil nag-i-enjoy na, parang gano'n. Sabi ko, ba't parang hindi ko na nakikita sa kanila yung character na kinuha namin? Like si Paquito, nawala yung pagiging sangga doon. Tapos si Ligaya, gumaganda na lang gumaganda. Sabi ko, parang hindi ko na gano'ng maramdaman yung pagiging authentic nung bawat character nila. Eh, pauwi na sila nun. Sabi ko, likay. Pinaliwanag sa kanila. Alam nyo, ang character, sabi ko ganun, sa pelikula man yan o sa soap opera, hindi parang damit yan na hinuhubad at sinusuot lang. Sabi ko, lalong lalo na sa soap opera, everyday yung pinapasok sa buhay ng character, hanggang hindi tapos yung soap opera mo, dapat nandito yan sa loob mo. Sabi ko, tignan nyo yung suot nyo. Ang gaganda na, di ba? Walang problema yan. Sabi ko, ang sa akin lang, dapat hindi nyo tinataniguran kung ano man yung character nyo. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, magpalit kayo. Pinagpalit ko talaga sila ng damit kahit mga naka-outfit sila. Sabi ko, wala na yan ha. Gusto ko darating at uuwi kayo na nakasuot yung costume nyo. Sabi ko, ako, nakita nyo ako, pagbaba ko ng sasakyan, naka-costume na ako. Suot ko na yung sapatos ko, suot ko na yung pantalon ko, nagpapalit na lang ako ng t-shirt. Gusto ko ganun kayo. Kasi sabi ko, dapat bata pa lang, alam nyo na yung disiplina. Alam nyo na kung paano alagaan yung trabaho ninyo. Ayun, kaya yun, after that, yun, nagaling na bumalik na po ulit sila dun sa dati nila. Maganda naman daw yung disiplina.